Alright, hello, hello. Good day sa inyong lahat. Welcome sa panibago na naman nating lecture dito sa Psikolohiyang Pilipino. For today, ang title ng lecture natin, Basic Principles of Psikolohiyang Pilipino. Gusto kong sagutin sa lecture na to itong question, paano umintindi ng tao ang Psikolohiyang Pilipino? Kasi yung Psikolohiyang Pilipino as a subject, isa sa mga aim niyan is to further understand Filipino psyche. But the way Psikolohiyang Pilipino understands the Filipino psyche, meron niyang mga steps na sinusunod. And those are the things that we are going to talk about in this lecture. Marami akong mga sasabihin in this lecture came from this long article by Wee Shol Kim, na yan yung title. If you want to read this, pwede naman. It's just that this article is very long, it's very technical, kaya hindi ko na siya sinama sa readings list. So, imbis na basahin nyo, sinummarize ko na lang itong article na ito in this lecture. However, if you want to challenge yourself and read the entire article by this author, no, i-upload ko na lang yan sa ating education platform. Okay? And also, in the description section of this video, gusto ko panoorin nyo muna yung video na may link doon sa description box. Because this video that you're going to watch, malaki ang kinalaman nito in what we are going to discuss in this lecture. Alright? So let's now talk about the three principles that will help us better understand paano ba umintindi ng tao ang Psikolohiyang Pilipino. So we can categorize these three principles into two groups. Principle number one stands on its own, and then numbers 2 and 3, iisa sila ng grupo. Yung number 1, kaya yan nag-iisang color red, yan yung basic assumption ng Psikolohiyang Pilipino. Kumbaga, ito yung foundation principle. Dito nanggaling yung principles 2 and 3. Okay? So, ito yung katotohanan na ina-assume nating, ina-assume nating totoo sa Psikolohiyang Pilipino. That's principle 1. And then from there, numbers 2 and 3 are the applications. Dahil naniniwala tayo na yung principle number 1 totoo, dapat natin gawin yung principles 2 and 3. So, pag-usapan natin yung principle number 1. Ano ba tong foundation principle na to? Not all psychological concepts are universal. I think I already discussed this in my previous lecture. Medyo nadaanan at nabanggit ko na to, no? Na hindi lahat ng psychological concepts na nanggaling sa West, eh, totoo sa karanasan ng lahat ng tao. Because different cultures will have their own versions of their psychology. Also known as, sinabi ko yan, the previous lecture, indigenous psychology. May kanya-kanya tayong mga psikolohiya. May German psychology, Asian psychology, American psychology, so on and so forth. That is why, in the field of psychology, to answer that realization, gumawa tayo ng cross-cultural psychology. In cross-cultural psychology, we acknowledge, again, inuulit ko, na ang psikolohiya ng bawat isang lipunan o bawat isang kultura, iba-iba. That's why if you are into these kinds of issues, no, or questions you want to answer, ano ang similarities and differences of thinking patterns and behaviors among different cultures, then maybe you can specialize in cross-cultural psychology. Actually, mas patindihin ko pa yung complexity na to. So, iba-iba pala ng psikolohiya ang iba't ibang mga kultura. Therefore, hindi tayo dapat agad-agad nag-generalize. But did you know, if you pick one psychology here, let's say Filipino psychology, hindi pa tapos ang problema. Kasi within each culture, within Filipino psychology, marami pa tayong subcultures. Tama? Iba pa yung psikolohiya ng mga taga Metro Manila sa psikolohiya ng mga taga Pampanga. Iba pa yung psikolohiya ng mga taga Visayas. Iba pa yung psikolohiya ng mga taga ARMM. Iba pa yung psikolohiya ng mga Igorot. Iba pa yung psikolohiya ng mga Madobo. So on and so forth. Grabe. That's how different people are when it comes to their psychologies. The more we realize, hindi talaga dapat tayo basta-basta lang nag-generalize ng Western theories. Pero wag na natin masyadong pasakitin yung ulo natin sa subcultures, no? Let's just stay in this level. That different countries will have their own
indigenous psychologies. So again, inuulit ko, ano ang application nito? Huwag nating sambahin ang mga napag-aaralan nating Western theories. By worship, I mean to consider those Western theories as the absolute truth about the human mind, written on the stone. Hindi dapat. Lagi tayong open sa idea na baka yung mga tinuturo nila hindi applicable sa kultura natin. Or baka meron tayong mga dapat palitan sa teorya nila para mas maging akma or tugma sa experience natin. In a more technical term, ang tawag dyan, kinakailangan nating i-indigenize yung theory nila to fit our psychological experience. So, hindi lahat ang sinasabi ng psychoanalytic society, ng behaviorism, ng humanism, humanistic psychology, dapat natin i-generalize sa sarili nating psychological experiences. Ano dapat ang attitude natin whenever we study Western theories? Oh, ito dapat yung attitude natin. We can appreciate the theory. Kung paano nila pinaghirapan na mabuo yung teorya na yon, no? We should appreciate that. But dapat ganito ang attitude natin. Although they make sense, although the theory is well supported by Western data, it is possible that this theory is not applicable all the time, not in all contexts. And that includes our own context. Sa Tagalog, dapat lagi tayong merong pag-aalinlangan. In English, meron lagi tayong hesitation to generalize these Western theories into our own psychological experience. Unfortunately, many people, many students violate that. Marami tayong mga psychological concepts na parang automatic. Ina-assume na natin na totoo rin sa atin simply because these concepts are so popular in the West, such as the following. O, di ba? Sinong guilty dyan? That's how you treated this concept, especially nung nasa ano pa lang kayo, introduction to psychology. Halos lahat ng mabasa mo sa textbook, aba. Di ba? Bilib na bilib ka. And then you use these concepts to understand people, Filipino people. Oh. Now, let me pick two here. Oh, halimbawa, yung bystander effect. It's a very popular concept from the West. There's an emergency. Many people saw the emergency. Very few will respond. Bakit? Meron daw diffusion of responsibility na mangyayari. Alam nyo na yan. On the other hand, kapag may emergency and only a few people saw what happened, mas merong tutulong. Tanong, do you think bystander effect is applicable in the Filipino culture? Diba? Ganon din kaya yung makikita natin kapag ginawa natin yung study ng bystander effect dito sa konteksto ng Pilipinas. Anong tawag doon? Replication. That's how important replication is. Diba? Ang replication, you are going to do a study that was done in one context exactly in the same way. Gagawin mo ulit yon sa current context. Because again, you want to know if that Western study's conclusion is also the same conclusion that we can say in our local context. Kaya mahalaga ang replication sa sikolohiyang Pilipino. Now, being a Filipino, based on your observation and experiences, sa tingin nyo, anong hypothesis nyo? When we replicate the original bystander effect studies from the West here in the Philippines, would we see the same results? Remember, itong mga pag-aaral na to sa bystander effect was done or were done in Western cities, Western metropolis, specifically New York. Ibang-ibang ugali ng mga taga New York sa taga Metro Manila. Ibang-ibang ugali ng mga taga New York sa Makati, sa Manila, sa Mandaluyong, sa Pasay. You get the point. And based on my experience, based on my observation as a Filipino, again, I don't have data for this. I am just hypothesizing here. Sa tingin ko, sa mga Pilipino, walang bystander effect. Don't you agree? Because by nature, we are so concerned about what's happening to other people na kahit hindi kailangan ng response, we will respond. Don't you agree? Sa West kasi, uso yung mind your own business eh. Kaya nagba-bystander effect. Huwag tayong makialam, hindi natin business yan. Kung may makikialam, hayaan natin yung iba. We value privacy in this culture. Sa West. But remember, Philippines is very collectivist.
the business of others, we want to know. Yan nga yung dahilan bakit social media capital of the world tayo eh. Anong meron sa social media? Bakit ang mga Pilipino sobrang init ng pagtanggap dyan? Because social media reinforces our trait of minding the business of our neighbors. Napagbibigyan ng social media yung ating likas na pagkachismoso at chismosa. Kaya malakas ang social media sa Pilipinas. Number one, kasi tugmang-tugma yung function ng social media sa ating personality tendencies as Filipinos. But then again, yun na nga, going back to bystander effect. That's the reason why I don't think Filipinos will have bystander effect. Diba? Kasi kahit hindi nila issue, kahit hindi sila kasama sa usapan, kahit hindi sila kasama sa emergency, makikialam at makikialam. Another example would be the birth order psychology. Isa na naman yan. Marami mga psych majors, the first time they hear this, bilib na bilib. Kay Adler. Anong sinasabi ng birth order psychology? Yung personality mo, may kinalaman yan sa birth order mo. Oh, ikaw, ugali mo ganyan ka kasi panganay ka. Ikaw, ugali mo ganyan kasi bunso ka. Oh, ikaw, ugali mo ganyan kasi only child ka or middleborn ka. Because according to this theory, your personality is unconsciously, very important word for psychoanalytic thinking, unconsciously shaping your personality. Yung mga roles mo dito na ginagawa mo because you have that birth order, unconsciously is shaping your personality. So kaya nagiging ganyan yung ugali mo kasi panganay ka. Habang ginagawa mo yung mga panganay things, yung personality mo unti-unti nagiging pang-panganay. So on and so forth with the other birth orders. Oh, pero ang tanong, ito yung loophole sa ganong thinking. If you say that birth order psychology is universal, it's true for all cultures, ang assumption mo, lahat ng kultura, pare-pareho sila ng definition, ng perception, ng expectations of these different birth orders. Diba? Yun yung assumption mo eh. No? Na iisa lang ang kahulugan ng pagiging panganay sa lahat ng kultura. The way Russians see that is the same as the way Americans see them. It's the same way as the way Japanese people sees being a panganay. Which is, according to cultural psychology, is a wrong assumption. Kasi mag-around the world ka, punta ka sa 195 different countries in the world, you will realize that they have different ideas and expectations and cultural practices that relate to the different birth orders. Iba ang firstborn sa, iba ang konsepto ng firstborn, iba ang treatments at expectations sa mga firstborns in one country to the other country. Sure, siguro may mga similarities yan. Lalo na kapag yung mga bansa magkakatabi, di ba? Like Southeast Asia. But the point here is, hindi iisa ang kahulugan ng pagiging panganay, middleborn, lastborn, or the only child. Which you will realize, given that, hindi mo talaga dapat i-generalize yung birth order psychology. Na porket panganay ka, ganyan ugali mo, simply because birth order mo kasi panganay. E paano kung ibang kultura yan? Birth order psychology, the original context of that's very Western. Ang nag-develop niya, si Adler, who is a Westerner himself. Right? Yun ang sinasabi ng principle number one. Now, disclaimer lang, no? Psikolohiyang Pilipino is not saying that Western theories are wrong. Never naman claim ng psikolohiyang Pilipino na huwag tayo mag-aral ng Western theory. You know why? Because psikolohiyang Pilipino also recognizes na meron ding psychological concepts that are universal. Applies to everyone, applies to all cultures. One example would be the Big Five Personality Theory or the Big Five Personality Traits Model ni Costa and McRae. All over the world, marami tayong evidence at data dito, totoo na yung personality natin can be reduced into five super traits. Yun yung OCEAN, openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, and neuroticism. Ilang beses na silang nag-factor analysis dyan in different nations of the world. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and statistically speaking, yung model na yan,
na may personality, tapos may limang subcomponents, lahat yan nakikita in all cultures. Kaya nga yung test nila, Cosa and McRae, no, it's one of the most widely used personality test in the world because of the evidence that it is universal and generalizable across different cultures. Isa pang halimbawa dito, yung stages of language development developed by Noam Chomsky. Yung mga nag-devpsych dito, you remember this. Diba? Sabi ni Chomsky, paano raw tayo nagde-develop na gumamit, matuto ng lengguahe? Ayan, we undergo the following stages. And again, they did cross-cultural studies on this. Universally, ang tao talaga nagdadaan sa mga phases na yan across different cultures. Kaya, itong model ni Chomsky na to, madalas yung ginagamit, no, as a guiding framework to determine kung okay pa ba yung language development ng tao o hindi na. Diba? Kasi nga, this is shown to be pretty universal. Oh, so, to make the long story short, no, ang sinasabi lang ng psikolohiyang Pilipino, hindi tayo dapat agad-agad nag-generalize. Dapat, meron muna tayong ganitong phase. Diba? So, mag-aaral tayo ng isang Western theory, titignan natin yung data, titignan natin yung method, paano ginawa yung pag-aaral, bibilib tayo dyan sa mga statistics, so on and so forth. But then, after that, ang gusto ng psikolohiyang Pilipino, meron tayong critical thinking dito. Okay, this study is impressive. The conclusions of the study are very interesting. But, pwede ba rin ba nating i-apply yung conclusion na yan sa sarili nating kultura? Yun, meron tayong ganung screening. And how do we know? How do we answer that question? We replicate. Pwede gawin natin sa atin, kung pareho tayo ng resulta, when we look at the data, data is the same between us and Western data, generalizable. If no, ibig sabihin may something unique sa kultura natin na hindi nag-a-apply, hindi na-consider ng Western study. And that's the only time that we can decide how we will apply the conclusion of that study. Doon mo palang pwedeng gamitin yung nakita mo doon sa pag-aaral mo. Kaya pala ganito, kaya pala ganyan. Kasi dumaan ka na dito sa screening phase. Whether or not that Western study is applicable to our culture. Unfortunately, ito yung madalas ginagawa ng mga tao, eh. Ini-skip yung phase na yon, 'di ba? Oh, magbabasa ng Western theory o ng Western study, titignan yung data, yung methodology. Oh, they will be impressed, bibilib sila. They get excited, boom! Diretso ka agad dito. Kaya pala ganito, kaya pala ganyan. Using this Western theory, hindi mo na sinala, hindi mo na nag-undergo ng screening whether that's culturally appropriate for us or not. Yan yung ayaw ng psikolohiyang Pilipino. Kaya nga nung ginagawa ko tong slide na to, I want you to realize something, mas madali talaga ang mag-psychology kapag Westerner ka eh, compared to if you are a non-Westerner, don't you agree? Because a large chunk, the large bulk of study in psychology are Western studies. Kaya kapag Westerner ka, let's say taga-Europe ka or Amerikano ka, mas madali. Kuha ka lang ng journal article, basahin mo, punta ka sa conclusion, makakasigurado ka na yung conclusion na yon also applies to you. Bakit? Eh yung article na yon Western population yun eh. Where you belong, doon ka rin. Diba? Oh, kaya mas madali talaga na mag-apply ng principles sa personal life natin in psychology if you are a Westerner. Kaya ang gusto sana ng mga psikolohistang Pilipino, no, ito yung dream nila. Kahit ako, dream ko to. Sana dumating na yung panahon wherein Filipino psychology is so comprehensive. Halos lahat ng studies nandito, dito mismo nagagaling sa sarili nating bansa. Para dumating yung point na kapag after nating i-analyze yung data at yung method, diretso apply na kaagad tayo sa pamumuhay natin. Hindi na natin kinakailangan mag-screening pa if this is applicable to us. Bakit? Eh kasi nga, yung theory na pinag-aralan mo, Pilipino na eh. Hindi mo na i-replicate. Oh, kaya sana dumating yung panahon, ganun na ka-comprehensive yung psikolohiyang Pilipino. Na kapag nagsusulat ka ng review of literature, marami ka ng Pilipinong apelyido ang nilalagay. Don't you agree?
Kasi so far, 'di ba? I mean, you pick a thesis in the library. Tapos tignan mo yung chapter 1, the view of literature, where you talk about past studies done about a topic. Oh, ano mga apelyido makikita mo doon? Mga Western eh. So sana dumating yung point 100% of your citations in your review of literature are Filipino surnames. Pero para mangyari yon, para matupad yung pangarap na yan, we need to do more and more research that are Filipino psychology based. Alright? So before we leave principle number one, again, ang sinasabi lang natin dito, we need to be categorizing psychological truths into two. Hindi yung basta may psychological truth kang nakita, apply ka agad. Oh, depende muna. Is that psychological truth culturally universal or is it culturally specific, also known as indigenous? That's the way we need to think about psychological studies and theories. Hindi yung assumption natin lagi universal agad. Diba? I-differentiate natin. Alin ang universal, alin ang indigenous. Now, let's move on. Yun na yung foundation. Kaya medyo mahaba yun, no? Yung principle number one. So, after we lay the foundation for principle number one, let's move on to principles two and three. Eh, ano ngayon? What applications can we do? Now that we know na hindi dapat lahat generalize or universalize, no? Principle number two states, trace the present mind to history. I want to emphasize on the word history here. Mahalaga yan, history. Or sa Tagalog, kasaysayan. Kasi naniniwala ang mga sikolohistang Pilipino na nakakaapekto sa ugali ng tao ang kanyang nakaraan at kanyang kasaysayan. Don't you agree? Actually, tayo naman, based on our experience yan eh. Who you are right now, all your patterns presently are based more or less on the things that happened to you in the past. Bakit ka naniniwala sa Diyos versus bakit ka hindi naniniwala sa Diyos? Bakit psychology ang pinili mo sa college? Bakit mainitin ng ulo mo? Bakit extrovert ka? All those questions can be answered by what? Events that happened to you in the past. Kaya hindi mo pwedeng i-separate yung present sa past. Malaki ang contribution ng past mo sa kung sino ka ngayon. The same principle applies in understanding the Filipino psyche. Yan nga yung sinasabi ni Virgilio Enriquez eh. The main strategy in discovering a Philippine psychology is to assess what? Ayan na. Historical and sociocultural realities. But I want to emphasize the word historical. Yan ang sinasabi ni Enriquez. Para maintindihan natin ang mga Pilipino, kinakailangan lagi tayong babalik sa kasaysayan ng Pilipinas. Because again, paulit-ulit ako, ang iyong pangkasalukuyan na ipapaliwanag ng iyong kasaysayan. Oh, let me further support that. Let's say in DebSyc, gusto natin pag-aralan yung personality differences among the following age groups. Usong-uso yung mga studies na yan. They compare baby boomers to Gen Xers to millennials to Gen Zers. And you know, there are personality differences based on the data. As in, ibang-iba sila ng belief systems, ibang-iba sila ng mga habits and behaviors, so on and so forth. Question why? Ano ang sagot ng DebSyc dyan? Why these people have different patterns? Because they have different histories. Iba't iba silang historical context lumaki. Iba ang historical context ng mga baby boomers sa mga Gen Xers. Iba na naman yung millennials. Iba na naman yung Gen Zers. So those historical situations that they were in the past, shaped them to be the way they are today. Kaya iba-iba talaga sila ng ugali. Yan ang sinasabi ng principle number two, how important history is in explaining the present behaviors of Filipinos. Now, you apply that in a specific Philippine historical topic. Halimbawa, yung attitude towards Marcos Sr., yung tatay ni President natin ngayon, di ba? Why is it, according to studies, no? At lumabas ito sa elections, sa previous elections, iba ang pananaw or attitude ng mga boomers at ng mga Gen Xers kay Marcos Sr.
compared sa pananaw or attitude ng mga millennials and Gen Zers kay Marcos Sr., which more or less affected the way or the votes that BBM got. Diba? In general, ang sinasabi ng mga political analysts dito, ang mga baby boomers and Gen Xers, mostly negative ang attitude sa mga Marcos. Ang mga millennials and Gen Zers, hindi ganun ka-negative. It's neutral to even positive. How do you explain that? Again, what's the word? History. Iba kasi ng historical experience yung mga yan. Boomers and Gen Xers, they are the ones who had a direct historical experience of martial law. Sila mismo yung nandoon. Sila yung binasa sa Menjola. Sila yung nakaranas ng lupit ng mga pulis during those times. Sila yung mga nawalan ng mga kaibigan, ng mga mahal sa buhay after martial law was declared. Oh. Kaya marami talaga sa kanila emotionally scarred because of martial law. Which explains why anyone by the surname of Marcos, medyo umiinit ang ulo ng mga yan. Kasi nga, yun yung direct experience nila. Meron silang direct historical experience. You compare that to millennials and Gen Zers. Bakit hindi ganun ka-negative yung attitude nila sa mga Marcoses or kay Marcos Sr. in general? Kasi wala naman silang direct experience of that eh. They are just hearing it from their teachers or maybe reading this from books or worse, watching this from YouTube. What they know about Marcos Sr., marami dito sa mga millennials and Gen Zers, narinig nila sa mga vloggers. Oh. Ang problema, maraming mga information, historical information about martial law and Marcos Sr. in the realm of social media, hindi accurate. Kaya nga, di ba, in the previous election, merong isang term na lumabas, hot na hot topic yun eh. Ano yun? Historical revisionism. Ang dami ng mga binabago na mga information, historical information that millennials and Gen Zers are absorbing, which are so different from the information that boomers and Gen Xers absorb during their times. Nagigets nyo? Oh, doon nang galing yung pagkakaiba nung attitudes nila. Bakit mas rejecting ito, mas welcoming ito? Anong nagpapaliwanag? Their historical period. Gets nyo? So after all these things, no, the role of history in explaining the present thinking and behavior of a person, ano ang application nito sa sikolohiyang Pilipino? Oh, kung gusto nating intindihin ang mga Pilipino, okay, ano ang dapat nating gawin? Intindihin natin ang kasaysayan ng mga Pilipino. At ang laki ng implication niyan if you are a psychology major. Anong implication niyan? Pag psych major ka, hindi excuse to na hindi ka history major para mag-aral ka ng kasaysayan. Ang isang psych major, dapat, hindi ito negotiable, hindi ito optional, dapat, nagbabasa, concerned, nag-aaral ng kasaysayan. Dapat close sa iyong awareness, yung relationship between psychology and history. That's the way you understand a Filipino. I-profile natin yung current psychology ng isang Pilipino and then let's trace that psychology back to the history of Filipinos. Unfortunately, marami mga kabataan ngayon, isa yan sa mga hate na subject. Don't you agree? History. I mean, very few students would say na ang paborito nilang subject is Philippine history. In fact, maraming mga tao taman magbasa ng Philippine history, which is again unfortunate. Bakit? Ang laki, ang daming insights ang pwede nating makuha about present Filipino behaviors when we connect these behaviors to certain historical events in the Philippines. Like for instance, yung nakikita nyong slide ngayon, ayan, no? This is, itong mga nandito, mga chapters ito from a Philippine history book written by Renato Constantino. Isa yan sa mga top historians natin.
Yan yung libro niya, A History of the Philippines, and these are some of the random chapters that I've included here. Pero ano ang point ko? Bawat isang chapter dito, pag naintindihan mo ang bawat isa dyan, what Filipinos do today, the current patterns that we see every day from Filipinos will make more sense. Don't you agree? Kung naiintindihan lang natin itong mga chapters na to, marami tayo mga patterns, current patterns as Filipino, saan nang galing? Because our ancestors underwent these different historical events. Bawat isa dyan, may contribution yan sa present Filipino psyche. The first liberation, pre-Spanish settlements, disintegration of communalism, origins of encomienda, so on and so forth. Lagi kang pwedeng bumalik dyan to explain present Filipino patterns like yung pagiging masiyahin ng mga Pilipino. Bakit? Baha na, may inuman pa. Nasusunog na, nagse-selfie pa sa apoy. Lahat na lang ginagawang jokes. May world event, gagawan ng memes. Bakit? Bakit? Saan nang galing yung ganong pattern ng mga Pilipino? Balik ka sa history. May nangyari sa atin na nag-develop ng ganong trait. Yung maraming mag-anak ang mga Pilipino. Bakit? Isa yan sa mga current problems natin. Kaya raw tayo overly populated. Kaya hirap na hirap ang ekonomiya natin. Very overly populated tayo. Masyadong maraming mag-anak yung mga mahihirap. Kaya sila lalo naghihirap. Tanong, bakit? Saan galing yung ganyang pattern? What do they think about having many sons and daughters? Babalik ka na naman sa history. Merong yan, merong nangyari sa history wherein na-shape yung ganong belief ng mga Pilipino na okay ang maraming anak. See? That's how important history is in understanding Filipinos. And last one, principle number 3, trace the present to the current. Ang focus naman natin dito is the word current. Kanina history, di ba? Ngayon, current. So sa sikolohiyang Pilipino, hindi lang tayo tumitingin sa nakaraan ng mga Pilipino, pinagtutuunan din natin ng pansin yung pangkasalukuyan, yung current. Kasi other than the history, di ba, yung present context or the present condition of a person can also shape his or her mind. Don't you agree? May isang pag-aaral na ginawa dyan to demonstrate that this is true, no? There is this group of personality psychologists. Gumawa sila ng study. They wanted to compare a certain personality trait among rural and urban people. At ano yung personality trait na gusto nilang pag-aralan among rural and urban people? Patience. To make the long story short, they want to know who among these people are more patient. Is it the rural or the urban people? Anong sagot? Well, according to their data, so minessure nila yung level of patience ng rural at saka ng urban. Anong lumabas? Sinong mas pasensyoso? People from rural places were more patient than people in the urban places. Yan yung sinabi ng data. So how would you discuss that in the discussion part? Anong explanation dyan? Kasi yung mga tao sa probinsya, sa mga rural areas, they have no choice but to cooperate in the timetable of nature. Bawal magmadali dun. Dapat pasensyoso ka. Yung mga ginagawa kasi ng mga bagay sa rural areas requires a lot of patience, such as farming. Hindi pwedeng nag-farmer ka, impatient ka. Hindi mo pwedeng bigyan ng deadline yung mga tinatanim mo na dapat bukas tumubo kayo, kung hindi sunog kayo sa akin. You can't do that. So imagine if you are a farmer in a rural area, yan yung lagi mong ginagawa. Talagang madedevelop sa'yo yung patience mo. Kasi yan yung current context mo, farmer ka. You cooperate with nature's timetable. On the other hand, bakit mababa naman yung level of patience of people in the urban area? Because their present condition shapes them to be always fast. Diba? Pag tumira ka sa syudad, mabilis ang oras sa syudad. And I'm sure you experienced that before, right?
yung ang tagal-tagal mo sa city, biglang nagbakasyon ka sa rural, napansin nyo parang ang bagal ng takbo ng oras doon. Dito, parang 2 hours pa lang ang equivalent na 8 hours na ang lumipas. Bakit? Mabilis ang pace ng buhay sa urban. What we eat, our deadlines, our laptops, all shape us to be impatient. We want everything to be fast. No wonder, ganun talaga yung nakita nilang data. You see? Pero again, ano ang point dito? Yung present na ugali ng tao na shape ng ano? Present context of people. Now, you apply that principle, again, i-flash ko lang ulit, no? You apply that principle number 3 in understanding Filipino psychology or Filipino people. Oh, ano ang dapat natin gawin? Ito, no? I-apply natin. Let's pick one example. Bakit sa Pilipinas meron tayong bawal bastos law? Sinign ito ni President Duterte during his term. RA 11313, also known as Safe Space Act. Sa Tagalog, bawal bastos law. Now, you have to understand, sa law, pinag-aaralan to ng mga attorneys, no, ng mga law students, ang batas, usually ginagawa yan, reactive in nature. What does that mean? Gumagawa tayo ng batas kasi may nangyari na. Gumagawa tayo ng batas kasi meron ng need, meron ng present condition, kaya tayo gumawa ng batas. Bihira lang yung batas na proactive. Ibig sabihin, wala pa nangyayari, gagawa na kagad tayo ng batas. No, meron munang nangyayari presently. Kaya tayo gumawa ng batas. Now, you connect that. Bakit sa tingin nyo, gumawa ng bawal bastos law? Kasi meron nang nangyayari presently. And what is that? From the term itself, bawal bastos law, ano kaya ang present na nangyayari? Marami ang bastos. Which is so contradicting our traditional traits as Filipinos. Sa mga textbooks, di ba, anong turo? Conservative daw ang mga Pilipino. Di ba? Conservative tayo. You remember the Maria Clara archetype? Conservative, virginity, courtship, asking permission from the parents. Pero mukhang hindi na ganun. So again, let's go here. Let's start here. Ano kaya ang present context sa Pilipinas that may explain bakit may bawal bastos law? You know what? Pwede mo itong i-relate sa pornography. How rampant pornography is in the Philippines. Pornhub, a very popular porn site, did a study on this. They wondered, sino ba yung mga tao na madalas pumupunta at nagtatagal sa website natin at pinapanood yung mga porn materials na ina-upload natin. And guess what? Ayan. Noong 2018, Philippines topped the list. An average Filipino would be spending around 10 minutes and 13 seconds watching pornographic materials. Average yan. Number one tayo sa mundo. Can you imagine? Actually, recent pa nga yan, 2018, hindi ko lang nailagay dyan. But that trend started 2017. 2017, 2018, number one ang Pilipinas when it comes to that statistic. Natalo tayo ng, if I'm not mistaken, parang Thailand, no? I'm not sure. 2019, Thailand took the lead. But 2021, wala akong data for 2020, no? But ito, 2021, we are back on top. Average Filipino, every day, would be spending 9 minutes and 55 seconds watching pornographic materials. Siguro naman, hindi mahirap i-connect yung statistic na yan sa bawal bastos law. Tinuturo ko to sa biopsych eh, kasi kapag lagi mo ine-expose yung brain mo sa porn, merong mga nangyayari in the neurological level sa brain mo that makes it hard for you to, ang tawag doon, to temper or to regulate
your sexual urges. Ang hirap pigilan ng sexual urges mo. Kaya siguro lumalabas sa mga words mo na lang. Nangihipo ka na. Namboboso ka na. Ayan. See? That's the relationship. So we just applied this principle. Inintindi natin yung present behavior using the current context of the Filipinos. Right? Again, bakit kaya nangyayari yan? Dahil sa present context. Kaya, given this, ano ang application dito? Ang isang psych major dapat updated sa current events. Hindi lang tayo dapat updated sa history. Hindi lang tayo dapat nagbabasa ng history book. Dapat, kung talagang gusto mong umintindi ng mga Pilipino, alam mo yung current context ng mga Pilipino. Alright? So, in summary, ito yung mga pinag-aralan natin ngayon. No? Paano umintindi ng tao ang sikolohiyang Pilipino? Basahin nyo na lang on your own. Ayan. Those are the three major principles we discussed, and I just want to highlight those words. The words in red. Maging open ka na merong non-Western view. Tignan natin yung kasaysayan at tignan natin yung pangkasalukuyang sitwasyon ng mga Pilipino. But if I am going to combine all those red words into one word, combine ko yung tatlong red words na yan, ano ang tinuturo sa atin ng sikolohiyang Pilipino? Paano umintindi ng tao? Intindihin natin yung kanyang konteksto. That's a very important psychological skill. Your ability to read the context of a person to explain that person's behavior. Don't you agree? Sa simpleng Tagalog, the word context, ang tanong na sinasagot niyan is, saan nanggagaling ang isang tao? And again, it's a very important psychological skill. Gagaling kang mag-critical thinking, mas magiging tama yung judgment mo. Kapag marunong ka niyan, bumasa ng konteksto. If you are able to accurately connect the present behavior to the overall context of the person, the way you understand that person will be very accurate. Kaya sa pananaw ng sikolohiyang Pilipino, context is more powerful than theories in understanding a person. Yan ang mahirap kapag nag-generalize ka kaagad ng Western theory. Eh. Don't you agree? Kasi yung Western theory does not consider our context. That theory came from the Western context. Iba ng present condition, iba ng historical experiences. You see that problem? Yung teorya niya nanggaling sa Western context, tapos yung teorya na yun, ipipilit mo sa context natin na hindi naman kinonsider ng teorya na yun. Hindi maganda. And that's the point why I asked you to watch that video. Diba? Ang ganda, no? Si ma'am nakaka-touch, no? But more than the sentimental message of the video about teachers, ano ang point? Bakit ko pinanood ng ako si ma'am? Kasi, bakit ko pinanood yung si ma'am? Kasi, in-apply or naipakita doon sa narrative the importance of understanding a person's context, kung saan siya nanggagaling. Diba yung character doon sa narrative? Ang unang tingin niya kay ma'am, ano? Buwaya. Stricto. Terror. Nambabato ng eraser. Pakialamera. Lahat na lang nakikita. Buwaya ka, ma'am. Wrong conclusion. Bakit? Hindi niya alam yung konteksto eh. But all of a sudden, fast forward the video, biglang may isang linya doon ng mga oras na yun. Naging instant hero sa paningin ko si ma'am. What's with the change? From buwaya to hero. Nagbago yung pananaw niya. Nagbago yung pagkakaintindi niya doon sa teacher niya. Bakit? Ano sagot? Ano bang meron doon sa mga oras na yun?
nasaan siya nung naging hero sa pananaw niya si Ma'am? Nandoon siya sa bahay ni Ma'am. 'Di ba? Nagpunta siya sa bahay ni Ma'am. At doon niya nakita, nung na-expose siya sa bahay ni Ma'am, yung konteksto ni Ma'am. So you see the logic here? Bago niya nakita yung konteksto, buwaya ka, Ma'am. Napunta siya sa konteksto, sa bahay ni Ma'am. Nakita niya yung present condition ni Ma'am, yung anak ni Ma'am. Naintindihan niya yung frustrations ni Ma'am. Now, it all made sense to him. Bakit ganon si Ma'am sa classroom? Kasi yung classroom, hindi naman niya konteksto yun eh. Ang tunay na konteksto ni Ma'am, yung kanyang bahay. Kaya nung na-expose siya sa tunay na konteksto, boom, nagbago yung kanyang pananaw. Mas naging accurate. Hindi siya terror kasi gusto lang niyang mambad trip ng estudyante. Kasi nagpa-power trip lang siya. No, no, not at all. Kaya siya terror because he wants students to be better. Because she can no longer do that sa kanyang anak na merong cerebral palsy. Yan yung tinuturo ng sikolohiyang Pilipino. Kung gusto nating umintindi ng mga Pilipino, punta tayo sa bahay ng mga Pilipino. Intindihin natin yung mga experiences nila. Diba? Kaya naalala ko yung mga biblical teachings about this eh. Understanding the context. Hindi yung judge kaagad tayo ng judge, di ba? Sinabi ni Solomon yan. When words are many, sin is not absent. Why? Kasi karamihan ng mga sinasabi mo na ang layo sa context ng taong ginajudge mo, mali. Because you don't know the context. But he who holds his tongue is wise. Why? Bakit ka wise when you hold your tongue? Because you are reading the context. Kaya hindi ka muna nagjudge. Kaya mo hinuhold yung tongue mo dyan. You want to learn the context. To answer before listening, that is folly and shame. Ano nangyayari when you answer and you don't read the context? Inaccurate yung sinasabi mo. Mali. Wrong judgments. So what do you do? Huwag ka muna mag-react. Huwag ka muna mag-answer. Listen muna. Listen to the context. In the New Testament, utol ni Jesus, sinabi rin yan. Everyone should be what? Quick to hear, slow to speak, slow to anger. What are you hearing about? Bakit here? Ano yung here dito? Anong pinapakinggan mo? The context. Bago ka magsalita, bago ka mag-react, read the context. Saan nang gagaling yung ina-analyze mo? At alam nyo, kapag na-develop nyo yung ganyang skill, reading the context of the person, malakas makapagpabago yan ng attitude eh. Diba kasi nasasabi mo yung mga words na ano, kaya pala. Diba ang sarap sa pandinig yun? Kaya pala siya ganun. These are words of understanding. Naintindihan mo na. Kaya siya ganun. Kaya niya ginagawa yan kasi now you hate less. Nabawasan yung kabad tripan mo sa kanya. Kasi nakita mo saan nang gagaling yung ginawa niya ang kinabubwisit mo. Take for instance the following characters. Marami mga tao buwisit sa kanila eh. Oh, how do you lower down your buwisit? Paano? Paano mo pababain yung hate mo sa kanila? Context. I understand bakit galit ka kay Hitler. Pero galit ka ba kasi? Galit ka lang kasi nakita mo lang yung ginawa niya. Don't get me wrong ha. I mean, dapat talagang magalit sa ginawa niya. Mali yun. Mali yung ginawa niya. Hindi natin pinaninindigan yan. Mali. Mali ang ginawa ni Hitler. Pero sana, yung galit mo, nagalit ka nang alam mo yung konteksto. Saan ba siya nanggaling? Saan nanggaling yung galit niya sa mga Jews? Bakit naging ganun yung political stance niya? Ano ba yung mga libro na binasa niya? Kaya naging ganun yung pananaw niya that led him to do what he did. The same thing with Marcos Sr. Oh, again,
Maraming taong galit sa kanya and it's justifiable na galit. Hindi natin pinapalusot yung mga naging human rights violation during his time. But, again, kung magagalit ka na rin lang, sana yung galit mo, alam mo bakit ka talaga galit. Gets? Sino ba si Marcos Sr.? Ano ba yung childhood niya? Sino yung mga naging kaibigan niya? Ano yung mga naging past experiences niya? Ano yung mga libro na binasa niya? See? At the end of the process, pag naiintindihan mo lahat yan, pwedeng galit ka pa rin kay Marcos, pero yung galit mo, may kasamang logic. Hindi yung galit ka lang for no reason. Galit ka lang kasi yung mga kaibigan mo galit din. You get the point? The same thing with Rendon. Itong si paring Rendon, ang ingay-ingay sa social media. Diba? Kayo na lang bahala magbasa. Sabi ko, dapat aware kayo sa current events. Diba? Gilas, Coach Chot, hinamon niya si Mark Pingri sa one-on-one. Maraming tao galit kay Rendon. Yabang naman ito. Motivational speaker. But, anong konteksto ni Rendon? Saan siya galing? Ano childhood niya? Ano pang kabuhayan niya? Given kung ano pang kabuhayan niya, ano bang dapat gawin? Nagigets nyo? Ganun kahalaga yung pagbabasa ng konteksto ng tao. It will make you a better psych major. It will make you a better psychologist in the future. At yan ang tinuturo ng psikolohiyang Pilipino. Oh. Kaya, going back to that slide, no, paano umintindi ng tao ang psikolohiyang Pilipino? Ano sagot? Kunin ang konteksto. Alright? Salamat sa pakinig, everyone. Kung meron kayong mga tanong or comments about this lecture, ilagay nyo lang dyan sa comment section. I'll see you until the next lecture. Sir Howard here. Bye-bye. God bless.